residential area ng Palakulan Barangay Wawa, yung encounter site. Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Ngayong hapon sa QRT. Nagbuga ng makapal at mataas na usok ang Bulkan Taal kaninang umaga. Sabi ni DOST Undersecretary at PIVOC Director Renato Solidum, nagkaroon ng steaming doon nang kumulo ang tubig mula sa Volcano Island dahil sa pag-akyat ng magma sa ilalim. Hindi naman daw yan dapat ika-alarma, sabi ni PIVOC Science Research Specialist Ray Lumbang. Normal daw yung aktibidad ng vulkan. Bahagyaring dumami ang inilabas ng sulfur dioxide ng Bulkan Taal na nasa alert level 4 pa rin. Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Binondo, Maynila. Bisperas ngayon ng Chinese New Year na inaasahang ipagdiriwang dito sa pinakamatandang Chinatown sa Daigdig. Pero may pag-aalala rin sa gitna ng banta ng 2019 novel coronavirus o NCoV na kumakalat sa China at sa iba pang bahagi ng mundo. Nag-iikot din dito sa Binondo, Maynila, ang kasama natin si Tina Panganiban Perez at kabilang nga sa mga bili ng mga otoridad sa mga makikisaya sa Chinese New Year, ang pag-iingat para hindi dapuan ng sakit sa gitna ng inaasahang pagdami ng mga tao rito. Tina, kumusta ngayon dyan sa kinaroroonan mo ngayon? Nasa Austin Street ako ngayon, Susan, at napakaraming tao. At sa bisperas nga nitong Chinese New Year, tuloy-tuloy ang pag-iikot, Susan, ng mga dragon dancer sa iba't ibang establisimiento dito sa Binondo. Paniwala ng mga Chinese, nagdadala ng swerte ang dragon, lalo na sa mga okasyon tulad ng Chinese New Year. Base sa paniniwala sa Feng Shui, ang parating na Year of the Metal Rat ay magdadala ng mga problemang pangkalusugan. Naniniwala ka man o hindi, Susan, sa Feng Shui, dapat talagang pangalagaan ang kalusugan, lalo pat may pangamba ngayon sa coronavirus na naikakalat ng tao sa tao. Kasama sa mga pwedeng panlaban sa sakit ang mga payong at kapote kapag umuulan. Pero marami ang inabutan ng ambon kanina dito sa Binondo na walang pansakit sa ulo at katawan. Pero namang mga nakamas, pero mas takot sila sa asphalt galing sa Taal kesa sa coronavirus. Susan? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Iniutos ng Manila International Airport Authority na dapat palaging may hand sanitizer sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay MIAA General Manager Edmond Real, sinabi ng Bureau of Quarantine na ang pinakamainam na proteksyon laban sa novel coronavirus ay ang pagtitiyak na malinis ang sarili at ang paggamit ng alcohol-based sanitizers. Hindi pa naman daw kailangan gumamit ng face mask at bahala na ang mga tauhan ng airport kung magsusuot sila nito. Ugaliin din daw na takpan ng tissue paper ang bibig at ilong kapag umuubo o bumabahing. Pagkatapos, itapon ng tissue paper sa pinakamalapit na basurahan. Maghugas din ng kamay gamit ang antimicrobial na sabon at tubig, alcohol-based na hand rub o antiseptic hand wash. Hinihikayat din ang pag-inom ng maraming tubig at pagkain ng maayos. Bukod dyan, iniutos din ni Monreal na bigyan ang Bureau of Quarantine ng espasyo sa mga paliparan para sa kanilang examination booth. Inihanda na ng Bureau of Quarantine ang mga kwarto na paglalagyan ng mga pasaherong makikitaan ng sintomas ng anumang sakit. Naghihigpit na rin sa pagbabantay ang Philippine Coast Guard laban sa novel coronavirus. Ayon sa Coast Guard, nagsasagawa sila ng mas masusing inspeksyon sa lahat ng sasakyang pandagat galing sa ibang bansa na pumapasok sa mga pantalan sa Pilipinas. Tinitiyak daw nilang na ipatutupad ang mahigpit na pagsusuri para mapigilan ang pagpasok at pagkalat sa Pilipinas ng bagong coronavirus. Samantala, sa ibang balita, gumulong na ang proseso ng pagtatapos sa VFA o Visiting Force Agreement ng Pilipinas at Amerika ayon sa Malacanang. Kasunod yan ang banta kahapon ni Pangulong Duterte na tatapusin ang kasunduan kung hindi babawiin ng Amerika sa loob ng isang buwan ang pagkansela sa US visa ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Si Bato, di nila patuon sa Amerika. That I'm warning you, this is the first time. Pag hindi ninyo ginawa ang correction dyan, one, I will terminate the basis visiting forces agreement.
tapusin ko yung na. Si De La Rosa ang nagsiwalat ng kanselasyon ng kanyang US visa pero giit niya, hindi raw siya nagsumbong sa Pangulo. Nakikita naman daw talagang nakikialam ang Amerika sa Pilipinas. Sabi naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, iniutos ni Pangulong Duterte na simulan na ang pagtatapos sa VFA dahil daw sa mga ginawa ng Amerika na tingin ng Pangulo ay panghihimasok sa soberenya ng Pilipinas. Ang VFA ay kasunduang nilagdaan ng Pilipinas at Amerika noong 1999 na nakasasaklaw sa conduct o gawi ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Pinuri ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ang ginawa ng Pangulo. Pero si Senador Ping Lacso nagtataka kung ano ang koneksyon ng US visa ni De La Rosa sa BFA. Pinag-aaralan naman ni Justice Secretary Menardo Guevara ang proseso. Nais namang makipagpulong ni US Ambassador to the Philippines Song Kim kay Executive Secretary Salvador Medialdea kaugnay sa VFA termination. Natagpo ang patay sa Noveleta, Cavite ang isang lalaking ahente ng buy and sell ng kotse. Ang biktimang si Manuel Tolentino ay dinukot tanghali noong Martes sa Imus. Nag-road test ng pick-up truck si Tolentino kasama ang dalawang lalaki na nagpakilalang bibili sa kanya pero hindi na siya nakabalik. Natuntun kaninang umaga ang bangkay niya sa isang subdivision ng may makaamoy ng mabaho sa lugar. Naagnas ang biktima, nakapiring ang mga mata at may tatlong tama ng bala. Nakilala si Tolentino ng kanyang anak dahil sa kanyang suot. Dalawang suspect ang naaresto noong Miyerkules kung saan o kung kailan natuntun din ang ninakaw na sasakyan. Umamin sila sa krimen at naharap sa mga reklamo. Umuwi na ang ilang nakatira sa 7 na barangay sa Cuenca, Batangas na idineklarang ligtas mula sa banta ng pagsabog ng Bulkang Taal. Binawi na ng alkalde ng Cuenca ang utos na palikasin ang mga nakatira sa 7 na barangay. Kahapon, nasama ang 7 na barangay sa 7 magpapatupad ng total lockdown dahil nakapaloob sa 14-kilometer danger zone mula sa Bulkang Taal. Pero base raw sa datos ng FIBOX, hindi pala kasama ang 7 na barangay sa mga high-risk area. Humihingi naman ng pasensya ang alkalde sa mga residente. Mas mainam na raw na sumunod sa utos at lumikas kaysa mapahamak. 3 barangay sa Tanawan, Batangas, ang kahit pasok sa danger zone ng Bulkang Taal ay hindi naman delikado sa base surge ayon sa PVOX. Kaya umaasa mga taga roon na payagan silang makabalik. Narito ang report ni Darlene Kai. Ay tapos pupuntahan namin ang aming mga bahay, aming pakakainin ang aming mga baboy, ang aming mga hayop. Hindi naman nila kami palampasin. Kahapon, tumaas ang tensyon sa checkpoint na ito sa barangay Natatas, Tanawan City. Marami kasing mga residente ang umasang bibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makapasok sa danger zone at makauwi ng panandalian sa kanilang mga bahay. Pero mahigpit na ipinatupad ang lockdown. Sana po ibuksan ng Panginoon na kanyang puso. Bahawa po sila sa amin, ginawan nila kami parang paraboy. Sa kami tinatapon. Ang lockdown sa mga lugar na sakop ng idineklarang danger zone magpapatuloy ngayon. Lalo pa raw at natanggap na ng lokal na pamahalaan ng Tanawan ang opisyal na direktiba galing sa DILG. Kasama rin sa inilabas sa dokumento ay listahan galing sa FIVOX ng mga barangay na kasama sa 14-kilometer radius mula sa bunganga ng bulkan at kung alin-alin dito ang nasa danger zone. Ayon dito, 3 sa 21 barangay na kabilang sa listahan ng nasa danger zone ngayon sa Tanawan ay largely safe o hindi susceptible sa base surge. Yan ay ang Montanya, Natatas at Santor. Kaya ang tanong ngayon ng ilang residente, papayagan bang bumalik ang mga nakatira sa nabanggit na barangay? Bukod dyan, isa pang tanong ay kung kakabitan na raw ba sila uli ng tubig at kuryente. Darlene Kai, GMA News. Isang baby owl ang nasa gip ng mga pulis sa Batangas sa gitna ng pagtulong sa mga nabiktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ayon sa NCR Police Office, nasa gip ng grupo ni Police Lieutenant Mark Bukad ang kwagong si Tala habang nagpapatrolya sa Tanawan Talisay Road. Nasa bingit na raw nakamatayan ang kwago na agad nilang binigyan ng first aid. Nang madala sa kanilang command post, sa Santutubas pinakain at pinagpahingin nila ang kwago bago itinurn over
sa kaukulang otoridad. Hinahanap pa rin ang 7 mangingisdang 3 linggo nang nawawala sa West Philippine Sea. January 6 pa pumalaot mula Pangasinan ang mga mangingisda sakay ng bangkang FB Narem 2. Batay sa ulat na nakarating sa Philippine Coast Guard, inabot ng malalaking alon ng mga mangingisda. Kanina, muling nagsagawa ng search and rescue operations ang Coast Guard. Pinuntahan nila ang lugar na tinatawag na Norte kung saan may mga payaw o taguan ng mga isda. Sinuyod doon nila ang Scarborough Shoal o Banatag Shoal na karaniwang pinupuntahan ng mga mangingisda kapag masama ang panahon. 2 beses umikot ang eroplano pero nabigo sila. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Bahagyang umina ang hanging amihan pero magiging malamig pa rin ngayong weekend. Sa Baguio, nasa 13 degrees Celsius hanggang 14 degrees Celsius ang posibleng lamig ngayong weekend. Habang nasa 19 degrees Celsius hanggang 20 degrees Celsius ang lowest temperature sa Tagaytay. Sa Metro Manila, nasa 22 degrees Celsius hanggang 23 degrees Celsius ang inaasahang lamig at may ulan bukas ang hapon at sa Linggo ng gabi. Sa Luzon, maghapong maulan sa Southern Luzon bukas habang maulan pa rin sa iba pang lugar sa hapon. Sa Linggo, may ulan sa Northern at Central Luzon. Maulan buong araw ng Sabado sa Eastern Visayas. Pero sa Linggo, sa summer lang may inaasahang ulan. At sa Mindanao, maulan sa Caraga sa Sabado. Sa Linggo naman, asahan ng ulan sa hapon sa malaking bahagi. May gale warning naman sa seaboard ng Central Luzon hanggang Mindanao na delikado sa maliliit na bangka. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Samantala, ilang oras bago ang selebrasyon ng Chinese New Year, mabenta na ang mga tikoy at mga pinaniniwalaang pampaswerte dito sa Maynila. 280 pesos ang kada 2 kilo ng iba't ibang klase ng tikoy. Kung gustong makamura, may kada kilo rin tikoy na mula 150 hanggang 160 pesos. Mabenta rin bilang panregalo ang ordinaryong tikoy na 65 pesos ang isa. 50 pesos naman ang presyo ng kada Lucky Charm na bracelet. Ang mga umanay pampaswerte yung sinasabit sa pinto, 100 pesos. At yan ang mabibilis na mga balita at impormasyon sa mga oras na ito. Sa ngalan ni Emil Sumangil, ako po si Susan Enriquez para sa Filipino. Ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan.